TV Patrol. Bigla raw lumaki ang mga deposito sa bangko sa mga kilalang baluarte ng mga bandido. Nagsususpetsa ang mga awtoridad na baka nakikipagsabwatan na nga ang mga bangko mismo para itago ang perang galing daw sa kidnapper ransom activities ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Ang top story mula kay Josie Sison. At naroon si Catherine De Castro para sa pinakahuling pangyayari. Catherine. Yes, Henry, kung kahapon ay mahigit 1,000 katao lamang ang dumalaw sa burol ni Rico Yan, ngayong araw umaabot na sa 4,000 tagahanga ng aktor ang dumagsari ito sa LaSalle Green Hills Chapel. Kaya kinakailangan gumispondi agad ang mga traffic enforcers para hindi naman tuluyang sumikip ang trapiko dyan sa EDSA Ortigas intersection. Marami sa mga tagahanga ni Rico Yan ang nag-overnight na sa main gate ng LaSalle Green Hills. May ilang galing pa sa mga malalayong lalawigan. Gabi pa kami umalis doon. Ngayong maga, nagpunta kami dito, pumila kami. Sa haba ng pila, pinagtiyagaan namin, makita lang namin ang burol ni Rico Yan. Umabot na halos sa may Campo Aguinaldo sa EDSA ang haba ng pila ng mga tagahanga. Naghanda pa ang ilan sa 3 oras na paghihintay. Marami sa kanila ang dapat sana'y manunood ng magandang tanghali bayan ngayong Linggo para sana makita sa unang pagkakataon si Rico Yan. First time ko siyang makikita si Rico sa ganito pang situation na patay na siya. Malaki o maliit man ang naitulong ni Rico sa kanila, hindi sila nagdalawang isip na pasalamatan ang aktor sa huling pagkakataon. Umiyak ako po ang nalabalitaan ko. Marami pa yung tawag sa akin eh. Binili niya lahat yung sampalita. Kami niya, magkano niya? 70. Lahat? Oo. Binigyan niya 100. Tapos nilagay doon sa taxi ko, sabi niya, pare sabit mo. Sa sobra namang pagmamahal ni Elizabeth Balbanide kay Rico, hindi niya matanggap na wala na ang batang aktor. Bigla na lang siya sumigaw, na nanigas na yung kanyang mga kamay, ganyan. Ayun, tapos dinala na namin dito. Wala na nga si Rico Yan, pero nag-iwan naman siya ng isang malaking leksyon para sa kanyang mga tagahanga. Kahit bata siya, hindi naging hadlang yung para yung makatuloy siya sa society. May mahal ko sa buhay dapat lang. Kasi pwedeng kahit anong oras mawala. Henry, dahil sa dami ng mga tagahanga ni Rico ang nais pang dumalaw dito, in-extend na ng pamilya Yan ang oras para sa mga tagahanga bukas, from 8 a.m. to 5 p.m. na. Pero sa Webes, ililipat na ang labi ni Rico sa LaSalle Gym. Isang misa muna ang isasagawa bago tumuloy sa Banila Memorial Park. Tanging mga kapamilya, close friends, at limitadong bilang ng mga tagahanga lamang ang papayagang makapasok sa LaSalle Gym. Reporting live mula rito sa LaSalle Green Hills, ako si Catherine De Castro, ABS-CBN News. Henry? At handa na rin lahat para sa libing ni Rico Yan sa Webes. Maayos na ang mausoleo ng pamilya Yan sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Nakakasa na rin ang seguridad at yung mga mag-aayos ng daloy ng trapiko sa pag-atid sa huling hantungan sa aktor. May report si Paulinson. Di pa man tuluyang humuhupa ang sakit na dulot ng pagpanaw ni Rico, hinahanda na ng pamilyang Yan ang susunod na hamon sa kanilang kalooban. Ang paghahatid kay Rico sa huling hantungan. Muling binisita ng ina at tiyahin ni Rico ang musuleyo ng pamilya sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Sa kanilang isipan, nakangiti silang pinagmamasdan ni Rico habang naghahanda sa kanyang malaking libing, tuwang-tuwa sa nag-uumapaw na pagmamahal sa kanya. Hinahanda na ang kanyang lilibingan dito sa tabi ng puntod ng kanyang Lola Amelia na namatay noong 1983. 8 tolda ang itatayo para sa humigit-kumulang 500 pamilya at kaibigan. Bukas sa mga tagahanga ang libing, nakiusap ang pamilya na panatilihin itong taimtim at payapa. And within this block lang, designation yung relative friends, yung sa paligid na lahat-lahat, mga fans na lahat. Open naman sa public to eh. Hindi naman ni-strike lahat. Ang gusto lang in order lang namin maayos itong area. NCR Traffic Police ang gagabay sa karo mula Green Hills hanggang Sukat. Sasalubungin ng Parañaque Police mula Sukat Toll Exit hanggang sa Memorial Park. Ang mga coaster lamang ng pamilya ang makakalapit sa musuleyo. Sa main road na ng Memorial Park, paparada ang ibang sasakyan at lalakari na lamang hanggang sa puntod. Pagkatapos ng 20 taon, muling mabubuksan ang musuleyo ng pamilyang Yan. Sa pagkakataong ito, hindi lamang pamilya at mga kaibigan ang makikiramay, kundi lahat ng mga tagahangang napamahal kay Rico Yan. Para sa TV Patrol, Paul Henson, ABS-CBN News. Hiringan daw sa hanay ng AFP, baka raw maging sanhi ng panibago.
Labis-labis ang panghihinayang. Di sukat akalain ni Jojo Aquin na si Rico yan pala ang hinulaan niyang mati ni Idol na mamamatay ngayong taon. Pero di raw kay Rico natatapos ang pagduluksa. Ayon sa kanyang vibration, dalawa pa raw na taga-showbiz ang mamamatay din ngayong taon nang dahil naman sa bisyo. At dalawa ding matibay na relasyon sa showbiz ang biglang guguho. Gayunman, tinayuhan niya ang mamamayan na sa Diyos panalig at hindi sa hula. Pero makinig raw sa mensahe ng bawat hula. Nagaganap daw ang trahedyang ito dahil marami ang nakakalimot sa itaas. Yung mahal na araw yan ay paglalaban, lalong-lalo na pagpapasok ang Huwebes Santo at Biyernes Santo. Yan ay tunggalian ng Diablo at Espiritu Santo. Para sa mga susunod na banal na araw na darating, iukol natin ating sarili sa Panginoon Diyos, pagninilay-nilay at igalang natin ang banal na araw na Kuresma. Nahulaan ni Jojo Aquin ang hiwalayang Claudine Barreto at Rico Yan, nalilindol sa bansang Taiwan at magduluksa ang Great Britain. Nangangamba naman ngayon ang maraming broadcasters dahil sa binitawang hula ni Aquin na isa ring newscaster ang mamamatay ngayong taon dahil umano sa aksidente. Kung babae o lalaki, tumanggi siyang magsalita. Pero sigurado raw na hindi ito bata. Pero walang dapat katakutan ang Channel 2, ha? At sa iba pang sangay nito, at wala akong nakita o nadarama na taga Channel 2. Tapos na ang pagluluksa ng Channel 2. Para sa TV Patrol, JV Villar, ABS-CBN News. Indigenous People's Federal Army may kontrababala kay Pangulong Arroyo. At alaala ni Rico kay Juday. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol. Mainit ang pagdinig sa petisyon ng Meralco na makapagtaas ng singil sa kuryente. Ang report mula kay Charo Lugarta. Protest at debate ang kinahatnan ng unang araw ng public hearing sa petisyon para sa pagtaas sa singil ng Manila Electric Company. Nilinaw ng mga opisyal ng Meralco na 55 sentimo lang ang hinihingi nilang dagdag mula sa 6.83 pesos singil ngayon. Taliwas ito sa kwenta ng militanteng grupong Bayan Muna na 3.40 pesos ang pagtataas. Hinimay-himay naman ng mga opisyal ng Meralco ang mga gastusin nila. Ayon kay De La Peña, 1994 pa sila huling nagtaas ng singil. Pero hindi pa rin kumbinsido ang mga kontra sa petisyon ng Meralco. Itinatago lang daw ng Meralco ang mas mataas na singil sa likod ng unbundling. Ang itinatago nila ay yung mga adjustments na nakabatay doon sa PPA, doon sa presa. Isang component lang yung basic charge. Sa katunayan, yung basic charge nga for residential, ang singil ngayon sa amin ng NPC is more than 4 pesos per kilowatt hour. The balance is reflected in the PPA. Tiniyak naman ng Energy Regulatory Commission na diringgin nila ang panig ng lahat ng sektor bago desisyonan ang petisyon. Our job is to allow the investors to recover reasonable cost, a reasonable rate of return, and at the same time, reasonable cost to the consumers. Sa Biyernes, gagawin ang susunod na hearing at inaasahang mas mainit pa ang talakayan sa issue. Para sa TV Patrol, Charo Lugarta, ABS-CBN News. Nagbabalak na namang magtaas ng presyo ng gasolina ang mga kumpanya ng langis sa susunod na mga araw. Ayon sa Petron, kailangan nilang bumawi sa mga gastusin dahil tuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan, bunga ng tensyon sa Middle East. Pero dahan-dahan naman daw ang gagawin nilang pagtataas. Ayon naman sa mga sources, nagbabalak na rin magtaas ng presyo ang Caltex at Shell. Hindi makukumpleto ang istorya ni Rico Yan kung hindi babanggitin si Judy Ann Santos na naging malaking bahagi rin ang buhay ng yumaong aktor. Madamdamin ang pamamaram ni Juday sa lalaking minsan niyang binahal. May report si Mario Dumaman. Dalawang beses na siyang bumisita sa burol ni Rico pero hindi pa rin makapaniwala si Juday na wala na ito. Yung mga pictures kasi around ng cafe niya. Buhay na buhay siya. Yung gano'n, yung very maalala mo lahat. Kaya tinuti-uti. Parang pelikula. Totoo ko lang yung gano'n. Parang pelikula yung emotions mo pagkagano'n. Kasi you try to compose yourself and yet you don't want to cry naman. Kasi alam ko naman na Rico is happy and or he's at peace already. Kasi
Makikita mo naman sa mukha niya na he's at peace and ang gwapo niya. Gwapo pa rin siya. Malalim ang pinagsama ni Rico at Juday. Dalawang taon nilang isinulong ang modernong konsepto ng love team sa sine Pilipino. Kalapit din ang kanilang mga puso. What happened with me and Rico, I really have no regrets about it. So, yun, para kasi sa akin, things really happen for a reason. Binahal mo ba siya? Oo naman. Iginiit ni Juday matamis na alaala na lang ito na nagkaroon ng tamang katapusan. We ended the conversation with saying na parang, oh, you, ano, be happy. Okay? No, pero ito sa like 2-3 years ago pa. Nangihinayang din si Juday na hindi na matutuloy ang muli sana nilang pagtatambal ni Rico sa sequel ng pelikulang Isusubong Kita sa Tatay Ko. Pero buhay pa rin anya ito sa kanyang puso dahil marami siyang natutunan dito. Kabilang na ang interes niya sa negosyo. Nagpapasalamat si Juday laging maaalala si Rico ng mga fans, pati ang kanyang youth foundation na dapat anyang tulungan ng lahat. Nalulungkot siyang hindi siya pwedeng makipaglibing sa Webes dahil sa taping. Pero lagi anyang nasa kanyang puso ang lalaking minsan niyang minahal. Pagyayamanin mo yung alaala ni Rico, ano ka? Oo, no, andun lang yun. Hindi pwedeng maalis. Para sa TV Patrol, Mario Dumawal, ABS-CBN News. Babala kontra babala, yan ang sagot ng Indigenous People's Federal Army kay Pangulong Gloria Arroyo matapos magbanta ang Pangulo sa umano'y mga anay ng lipunan na nasa likod ng pagtatanim ng mga peking bomba sa Metro Manila at probinsya. May report si Marian Uy ng ABS-CBN Cotabato City. Igilan na ang bantang pambobomba, pati ang laging pananakot. Ano ang kabutihang magagawa kung ang bomba ng mga terorista ay sumabog? Wala. Kayo ang kalaban ng bayang Pilipino. Napikon yata ang Indigenous People's Federal Army sa birada sa kanila ni Pangulong Arroyo kahapon. Revolusyon ang sagot nila sa babala ng Pangulo. Nilinaw din ang tagapagsalita nila sa FedRev o Federal Revolution, wala silang koneksyon sa MILF, RPA-ABB, MNLF at dating Pangulong Estrada. Wala po kami intensyong i-destabilize ang government. We only send the message that a revolution, a federal revolution, is going into a full scale if the government continue to show more indicators of political will to address a genuine reform in this government. At para sa civil society, di raw nila intensyong takutin ang mamamayan. Humingi kami ng pamanin sa civil society na wala kami intensyong takutin ng public health. 18 pang bomba ay tinanim daw nila sa Metro Manila. Posible na anya itong sumabog kung magmamatigas ang pamahalaan. Dito po sa airport, apat forces. Tapos dalawa po sa may House of Representatives. Dalawa po sa vicinity din ng Senate, at dalawa po sa vicinity ng Malacanang, at dalawa po sa vicinity ng Philippine Stock Market. Di na niya sinabi kung ano pa ang susunod nilang hakbang. Nasa kamay na raw ng mga otoridad ang ilang sa mga nasa likod ng pagtatanim ng bomba, pero tumanggi sila ihayag ang mga pangalan nito. The leads are there, and efforts are being exerted already to gather the evidence, testimonial and physical, so that when we have to file a case, we will succeed in the prosecution. Para sa TV Patrol, Mary Ann Uy, ABS-CBN News, Cotabato City. May sorpresa raw na pasasabugin ng mga abogado ng dating Pangulong Estrada sa pagdinig bukas ng petisyon na makapagpagamot sa Amerika. Ayon sa mga abogado ng Public Attorney's Office, bukas sila sa posibilidad na paupuin si ERAP sa witness stand para sabihin sa korte na dapat nitong kilalanin ang kanyang karapatan na pumili ng doktor. Wala namang alam ang PAW kung nasa bansa na nga ang doktor sa tuhod ni ERAP na si Christopher Mao. Kung ayaw niya mag-participate, igagalang natin yung desisyon niya. Siyempre, kinukonsider namin ang gusto ng kliyente as long as that can be allowed under the law. National artist na si Kalevi Celerio pumanaw na rin. Ang mga balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng TV Patrol! Pumanaw na kaninang hapon ang national artist for literature and music na si Kalevi Celerio.
siya'y 91 anyos, multi-organ failure na nagsimula sa komplikasyon sa baga dahil sa labis na paninigarilyo ang sanhi ng pagkamatay ni Kalevi. Noong Linggo, kamamatay lang din ni Maestro Lucio San Pedro, National Artist for Music. Ika-72 kaarawan sana ni Kalevi sa katapusan ng buwan. Si Kalevi ay kinilala ng Guinness Book of World Records bilang the only leaf player in the world. Nakalikha siya ng mahigit 4,000 kanta, kabilang dito ang Kahit Kaunting Pagtingin, Gaano Ko Ikaw Kamahal, Ikaw, Dahil Sa Isang Bulaklak, Pasko Na Naman, Ang Pasko Ay Sumapit, Ang Pipit, Titong Gatang, Dungawin Mo Hirang, at Sapagkat Kami Tao Lamang. Prepared naman siya, matagal na eh. Sinabi niya na anytime pwedeng may mangyari sa buhay ng tao.